Okay, maraming salamat po. Ang paksa po natin, Brother Eric, ay patutunayan ko na ang lahat ng mga hayop na karumaldumal sa lumang tipan ay natili pa rin karumaldumal at pinagbawal sa bagong tipan. Bawal kainin sa bagong tipan ayon sa Biblia. So, ito ba'y tinututulan mo sa pagkakataong ito, Brother Eric, napaksa? Yes or no? Ay, hindi po natin tinututulan yan. Ay, hindi po natin tinututulan yan. Bakit po? Sapagkat ang ating binabasa, ay binabasa lang natin kung ano yung aral sa bagong tipan. Ha? Kaya na tinutukoy dito, wala nang bagay na karumaldumal pag tinutukoy yung pagkain. Tandaan po natin yan, no? Wala na, no? Pagdating sa bago, sapagkat walang anumang marumi. Tinukoy yan na marumi, no? Inalintulad yan na marumi, o unclean sa lumi. Next question. Din dito, wala na. Next question po. Next question. Okay. Next question. Ulitin ko yung ating paksa. Patutunayan ko na lahat ng mga karumaldumal na hayop sa lumang tipan ay nanatili pa rin karumaldumal at pinagbawal kainin sa bagong tipan ayon sa Biblia. Nung tinanong kita kanina kung tutol ka ba dito sa paksa na ito, ang sabi mo, hindi mo ito tinututulan. Ang tanong ko sa'yo, nung sinabi mo na hindi mo ito tinutulan, nagsinungaling ka ba o nagsasabi ka ng totoo? Katotohanan ang sinasabi ko. Sapagkat kayo mismo ang Mr. Moderator, hindi ko po yung sagot niya. Brother Eric, pakiulit ng sagot mo. Pakiulit ng sagot, bro. Pakilakasan po ang boses niyo, nawawala. Ulitin ko po, Mr. Moderator, ha? Ulitin ko po, Mr. Moderator, kasi may categorical ako doon. Oh, go ahead. Maliwanag na yung paksa na binasa ko kani-kanina lang ay sinabi mo sa sagot mo na hindi mo ito tinututulan. Kaya ang tanong ko sa'yo, nung sinabi mong hindi mo tinututulan ang paksa na siyang pinatutunayan ko, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ay nagsinungaling o nagsasabi ng katotohanan nung sinabi mo hindi mo ito tinututulan? Katotohanan po. Dinig po ba? Hello, hello. Yan po. Dinig po ba, Brad? Hello. Katotohanan po, no, yung ating pong sinasabi. Bakit? Kayo na rin ang nagpatunay. Ni wala kayong nabasa ni isang talata o konteksto na ito'y ipinagbawal po sa bagong tipan. Wala ni isa. Kaya ibig sabihin, katotohanan ang sinasabi ko na itong karumaldumal o marami, no, sa lumang tipan ay maaari na kainin sapagkat ito'y hindi na nakakahawa ayon kay Kristo. Next question. Okay. Sabi mo, nagsasabi ka ng totoo na hindi ka tutol. Ito ha, premise ha. Sinabi mo na nagsasabi ka ng katotohanan na hindi ka tutol sa paksa na ang lahat ng karumaldumal na mga hayop sa lumang tipan ay nananatiling karumaldumal sa bagong tipan at bawal kainin. Sabi mo, totoo yung sinabi mo na hindi ka nito tutol. Ibig bang sabihin nun, sangayon ka na? Yes or no? Clarification po, Mr. Moderator. Sige. Mukhang inaunawaan ng ating kaibigan, ating sinasabi yung ating sagot. Okay, hindi clarification, brother, mag-okay ka sa akin. Ganito yung brother okay, Eric, para malinaw, para hindi tayo ulit-ulit. Okay, ganito natin. Kasi kanina yung tanong ni Brother Dan sa iyo, Brother Eric, kung sa paksa pa kung tutol ka o hindi, sabi mo hindi ka tutol. Ngayon, sa ikalawa niyang tanong, kung hindi ka tutol, nagsabi ka ba ng totoo o ng kasinungalingan? Sabi mo katotohanan. Ngayon ay tinatanong ka kung sang-ayon ka ba doon sa paksa o hindi. So, pakisagot doon sa tanong niya. Kasi sinusundan niya yung tanong, yung sagot mo. Go ahead, Brother Eric. Pakiulit, Brother Dan, yung last question mo at nang ma-gets si Brother Eric. Go ahead. Okay na. Sige, go ahead. Pakisagot, Brother Eric. So, nasagot.
Yung tanong niya, no, maliwanag sa akin kung di ako nagkakamali, na hindi ako tutol sa paksa. Tama, unang-una. Hindi ako tutol kasi yun yung napagkasunto ang paksa. Yun po yung tinutukoy ko. Hindi ibig sabihin na hindi ako tutol sa kanyang aral. No? Tinututulang ko yan. So, nagkamali lang ng diwa, no, kung pagkaunawa ang ating kapatid. Hindi ako tutol sa paksang pinag-usapan. Pero tutol ako sa aral mo. Na ito'y bawal pa rin sa lumang tipan kung makukuha mo ano na makuunawa yung aking mga... Okay, next question, Brother Eric. Okay. Next question. Okay. Ito sabi mo ha. Hindi ka tutol sa paksa na pinag-uusapan sa ngayon. Pero tutol ka daw sa aral. Oh, sa aral namin. Ang tanong, ito bang paksang pinatutunayan ko na ang lahat ng karumaldumal na hayop sa lumang tipan ay nanatiling karumaldumal at bawal kainin sa bagong tipan? Kaninong aral ito? Sa inyo o sa amin? Sa inyong aral yan. Kaya nga tinututulang ko. Ha? Ang hindi ko tinututulan, kung mauunawaan mo, yung paksa namin, pero hindi yung aral ko na ito'y ano, mananatili karumaldumal pa rin sa buwan. Yan. Maging malawak po tayo dyan, no? Sa mga sagot, sa pag-unawa natin patungkol sa mga kasagutan. So, tinututulang ko yung aral nyo. Pero yung paksa, nagkasundo tayo. Yan yung paksa. Yan, nagkasundo tayo. Next pero question. Yung aral nyo, na ito'y bawal pa rin. Next question po. Ko. Next question. Next question po. Okay. Ilang minuto na, ano, baka ma-stick ako dito. 5 minutes. 5 minutes na lang pala. Okay, proceed na ako kasi dami ko pang tanong. Okay. Sabi, ito po yung aking tanong. Isa sa mga katibayan na aking inilatag patungkol sa paksa na aking pinatutunayan na ang Diyos talaga ang nagdeklara ng mga hayop na ito na siyang sinasabi ng Biblia na karumaldumal. Ang tanong ko sa iyo, sangayon ka ba nito o tutol ka? Sangayon ako. Bakit? Ito ang sagot. Sangayon ako na Diyos ang nag-utos niyan. Kanito? Eh, binasa na po natin, sinagot na natin. No? Yan nga yung ating stand eh, na ito'y inutos sa buong Israel. Hindi kasamang inutusan dyan yung mga hintil. Per se, direkta sa kanilang inutos. Sila lang po ang inutusan dyan. So, ang nag-utos yung Diyos sa bayang Israel. Yan po, patungkol po sa mga bagay na marumi. Next question po. Yan po. Next question. Okay. Pangalawa sa mga katibayan na aking inilatag sa paksa nating pinag-uusapan sa ngayon ay yung mga karumaldumal na mga hayop ay ipinagbawal yan ng Diyos sa prinsipyo sa pagpakabanal ayon sa Leviticus 11:43 at 44. Ang tanong ko sa iyo, sangayon ka rin ba nito, tutol? Yes, binasa ko nga yan eh. Kasi aral nga sa kanila yon. Aral sa kanila yan eh. Dahil nga nakakahawa yon. Pag kumain ka, mahahawa ka. Pero ang tinutukoy natin at binigay natin istan, kayong kay Kristo, wala nang anumang bagay na pumapasok na nakakahawa sa kanya. Bakit? Pasok pa rin ang iwan ng pagpapakabanal. Bakit? Sapagkat pinakababanal ng panalangin o ng salita. Yan po yung sagot dyan. Ato next question. Pagpapabanal doon sa bagong tipan. Next question po. Next question. Okay. Pangatlong katibayan na aking inilatag sa paksang pinag-uusapan na aking pinatutunayan sa ngayon ay sangayon sa Acts chapter 10 verse 34, ang Diyos ay walang pinapaboran. Ang tanong ko sa iyo, sangayon ka rin nito o tutol? Objection, Mr. Moderator. What's your objection? 3 minutes and 2 seconds. So, madali po lang pong sagutin yung kanyang tanong, subalit datapuan, hindi ko po inilatag kasi yung ano yun, yung sinasabi. Sabi niya, sangayon ka ba sa kanyang sinabi? So, hindi ko po inilatag pa no, yung bagay na yan. So, pwede mo i-repat yan mamaya, pwede mong tanongin. Para maparami. Okay, brother Dan.
Okay, Gareth. Brother, magtanong ka doon sa dilatag niya. Counter, Mr. Moderator. Nasa rules ba yan natin, Mr. Moderator? Nasa rules ba yan? Counter mo, brother. Itatanong ko lang, i-clarify ko lang kung nasa rules ba yan natin. Actually, wala sa rules. Pareho naman. Kaya lang, common sense na gagamitin natin. Pagka sa first cross-examination, ang itatanong yung na-present, yun naman talaga. At pagdating okay, so sa primata, saka na maging general yung tanong. So kung ano okay. Yung counter ko kasi, Miss... Kailan, brother. Kailan kanina, hindi mo lang napansin na siya nagtatanong nang wala sa present mo, hindi ka lang nag-objection sa akin. Kaya makakabawi ka sana. Kasi si Brother Eric, nagtatanong yan kanina na hindi ayon sa tinilatag mo. Kaya lang, okay, hindi mo napansin. Kaya sundan natin. Sige, next question, Brother Dan. Mag-counter muna ako, Mr. Moderator. Okay. Kaya nga, Mr. Moderator. Ito Mr. Moderator. Kaya nga hindi ho ako nag-object dahil sa pagkakaalam ko wala ko sa rules 'yan na yung ano yung ba yung inilalatag lang yung ipipresent kasi pag ano yan pag nasa rules talaga yan, nasa rules talaga yan, susundin natin. So yung objection niya ay ang sabi niya ay hindi niya ito inilalatag. As if na pinapalabas niya Mr. Moderator na nasa rules. Kasi pag mag-object ka, dalawang bagay lang man eh. Either fallacy yung tanong or lumalabag ka sa rules. Yun naman yung purpose ng objection. So kaya pinapalabas niya na as if meron tayo sa rules yan, kaya siya nag-object. At isa pang bagay Mr. Moderator, sinagot okay na niya okay. Una yung Genesis chapter 7 verse 2. Okay na, brother. Now it is, hindi niya rin nilatag yun. Okay po, pero yung decision niya po, yung okay decision niyo po, Mr. Moderator, ang susundin. Sige po. Okay. So, pagbigyan siguro natin, dahil kanina, si Brother Eric, nagtanong din siya ng mga tanong na wala doon sa inilatag mo. Kaya, pagbigyan din natin si Brother Dan, Brother Eric, kasi unang-una, wala naman sa rules natin. Pero in common sense, kung yun naman pala yes. Ang gusto niyong sundin, sana kayo na, Brother Eric, hindi ka nagtanong nung wala sa inilatag niya. Okay? So, dapat ang... Dela po. Para maging malinaw tayo kasi ako wala naman akong pinapaboran dito. Kanina hindi kasi siya nag-object kasi hindi rin ako nag-react kasi wala namang objection at wala rin sa rules natin. Pero kung common sense sa susundan natin, of course ang itatanong doon sa presentation. Kailan kayo na nagtanong ka nang wala sa presentation niya? Ngayon, siguro nagtanong din siya nang wala sa presentation mo, di patas lang. Anong counter mo? So, nagtanong din siya ng sinagot ko rin yung mga ano niya nawala sa rules eh. Pinayagan ko eh. Oh, no, pero yan po yung papalitan natin ng eBay. Wala nang problema. Gawin na lang po natin ako anong kahit anong tanong, walang problema sa akin. Okay, basta ang tanong ay napapaloob sa paksa. Okay lang 'yon. Oh, yan. Ang nasa rules okay, natin, basahin ko mga kapatid ha. Sige, ang nakalagay rito sa unang rules, ang pag-uusapan at ibabangon ay ang nasa sa kabuuan ng pag-uusap ay yung paksa. So, yan. Nasa number one rules yan. So, doon na lang tayo sa rules. Okay? Doon na lang tayo sa rules. Hindi, kung ano yung tanong nyo, bahala kayong dalawa, basta nasa paksa ang tanong. Huwag lang kayong magtala kayo na. Sa paksa o ano man. Diyan kayo sa pagkain. Go ahead. So, clarification, basta nasa pinag-uusapan. Okay. Nasa, ito yung ulitin ko po. O yung tanong, ayon sa Acts chapter 10. Oh, sige po. Sige. Ang oras mo ay 3 minutes and 2 seconds. Go ahead. 3 minutes na lang pala. Okay, bilis-bilisan natin ha. Acts chapter 10 verse 34, sabi ng Diyos ay, sabi ni Pedro, na ang Diyos ay walang pinapaboran. So, ang tanong ko sa iyo, sangayon ka ba nito o tutol? Sangayon tayo, no? Wala siyang pinapaboran. Tatlo na. Wala siyang pinapaboran tao. Pero ang tinutukoy dyan, ayon sa iyong sinabi, tumutukoy sa tao. Kahulugan tao. At ang paksa natin, tumutukoy sa karumalduman o maruming pagkain. Yan. Next question. Okay, follow up dyan. Sabi no, tumutukoy sa tao. Yun bang paksa natin ay wala bang... Say, ulay labot ganun, Pastor? Hindi ba kabilang? Wala kinalaman ba dyan ang tao sa pinag-uusapan natin? Wala bang kinalaman dyan ang tao? O meron? Wala kinalaman ang tao sa paksa natin. Ay, unang-una, no, yung paksa po natin, no, ito'y tumutukoy sa pagkain.
Objection, Mr. Moderator. Okay, dyan lang. May objection, Brother Eric. Dyan lang. 1 minute and 55 seconds. Okay. May categorical po ako, Mr. Moderator. Ang objection ko po ay, ang categorical ko po ay, doon ba sa paksa, ito yung ano ha, premise, doon ba sa paksa na pinag-uusapan natin ay, hindi ba yan kabilang, ito ha, hindi ba dyan kabilang ang tao sa paksa na pinag-uusapan o kabilang? Okay. Then ang iyong sagot ay hindi lalagpas sa 30 seconds. Go ahead. So, wala na pong counter. So, sino ang counter kayo? Go ahead, ano counter nyo? Hindi, okay. Ano counter? Sinagot ko na po yung kanyang ano, eh. Ayun lang po, sinagot ko yung categorical kung ano kung ano yan. Okay, pakiulit lang. Okay, pakiulit lang ang oras natin, 1 minute and 55 seconds. Pakiulit ang sagot, Brother Eric, at inulit naman niya ang tanong. Go ahead. So pag sila pagpatungkol sa pagkain, no, kinakain ng tao, isipin, may kinalaman yung tao dahil siya ang kumakain. Pero ang tinutukoy po diyan na tao, no, no, ay tao, pero hindi mo sinabi kanina na ito'y tumutukoy sa pagkain, no, na karumalduman. Sapagkat kung sinabi mong ay tumutukoy sa pagkain, eh, pwede kitang dalhin po diyan na yan ay pagkain. Next question. Okay. Next question, ang pang-apat, dahil sangayon ka na sa pangatlo, sa una, ikalawat yung pangatlo, yung pang-apat naman ay sa Isaiah 66 hanggang 17 at 15. Sino ba yung susunugin ng Panginoon dyan at papatayin? Isaiah 66, sino ba yung papatayin dyan ng Panginoon o ang mamamatay dyan, sabi ng Panginoon? Yon bang kumakain ng mga kasuklam-suklam, ng mga karumaldumal, o yung hindi kumakain? Yes! Yung kumakain ng kasuklam-suklam o karumaldumal, yun po yung papatayin. Pero ang tanong, nauunawaan mo ba yung kontekstong binabalot niya? Yan ba ito? Brother Dan, wag ka Brother Eric, huwag po kayo magtanong. Brother Eric, huwag kayo magtanong kung naunawaan niya. Huwag po kayo doon sa tanong niya. Dela, mag-object ko sana ako. Sige, sige po. Huwag ka magtanong sa niya kung naunawaan niya yung talata. Kayo ang sumagot doon sa tanong niya. Okay, sige, sige. Kung sino yung susunodin. Go ahead, Brother Eric. You have 10 seconds sa sagot. So, yun po, tinutukoy dyan, no, yung, kaya na sinabi natin, yung kumakain. Pero ang tinutukoy po dyan, maliwanag sa 65 kung sino yung tinutukoy dyan ng mga naghahain. Ayan, yan po yung tinutukoy dyan, kapatid. Last question, Brother Dan. Okay. Okay. Sabi mo, ang kumakain ng baboy, yun po yung papatayin. At sabi mo, yes, ay ang Diyos ay walang pinapaboran. Sangayon ka doon na ang Diyos walang pinapaboran. Kaya pagdating sa paghukom, meron bang kumakain ng baboy na hindi niya susunugin? Yes or no? No, mali. Mali po yung ano, mali. Sapagkat, ang sinasabi niya, yung Israel, o buong Israel, na may utos, no? Hindi yan tumutukoy sa mga Kristiyano na wala namang utos patungkol sa pagkain ng karumaldumal. At pinatunayan mo yan. Wala po kayo time na pasan yan. No? Time na po. Na pwede nang, Brother, ng sorry. Sorry, time na po. Ayan. Nag-i-enjoy kayong dalawa ha.